Great day mga guys. So bago tayo makapag-umpisa sa ating mapag-kwan natin ngayon, issue natin ngayon o series ng normal issue ng series natin ngayon tungkol sa mga herbal medicines. Ang topic po natin pala ngayon mga guys ay tungkol sa urinary tract infection, UTI. So bago tayo makapag bumalik at mag-umpisa, shout out muna tayo sa mga nag-subscribe, sa mga patuloy na naniniwala at mga bagong subscriber po. Maraming maraming salamat po sa inyo. Sana po nakontento kayo o nasiyahan kayo sa mga opinion ko dito sa vlog natin, sa vlog natin na Healthy Traveler Vlogs. Kung meron po kayong katanungan, kwan lang po kayo. Mag-comment lang po kayo, then bigay ko po sa inyo yung Messenger account ko, FB account ko. Makikita nyo naman po dun sa account ko dun kung ano yung FB account ko, then pwede po kayong magtanong sa akin kung ano yung kwan. So sa mga kaibigan natin dyan sa Japan, sa lahat po ng mga nag-subscribe sa buong sa Pilipinas, dito sa Canada, sa Dubai at sa Singapore, mga kaibigan natin nag-share ng channel natin, maraming maraming salamat sa inyo. So balik na po tayo sa ating topic na urinary tract infection. Paano ba natin na malulunasan yung problema dito gamit yung mga herbal medicine? Sa sarili kong opinion mga guys, karamihan na nagkakaroon ng UTI ay mga kababaihan. Ito yung malaking problema sa mga kababaihan, kalimitan. Dahil, ano yung problema? Dahil sa maling paghuhugas ng sa hygiene, sa maling paghuhugas ng puwet. O yung kapag katatapos nila nagpupo, mali yung paghuhugas nila. Most of the time kasi from back to front, kaya yung bakterya na galing dun sa puwet, na galing sa pupo, napupunta sa puwerta. Kaya nagkakaroon kalimitan ng urinary tract infection. Yun ang kalimitan na hindi alam ng maraming kababaihan, na dapat ang paghuhugas ng puwet is from front to back. From puwerta, paatras, palabas doon, hindi mula doon papasok rito, hindi. Mula dito papasok, palabas doon. Ganun po ang paghuhugas pagka sa tubig. At kalimitan na nagkakaroon nito yung mga hindi naggumagamit ng nagsasabon at nag-tissue lang sa paglilinis ng kanilang puwet, na napupunta yung bakterya sa puwerta ng babae. Doon nagkakaroon ng problema ng UTI, kalimitan sa mga babae. So at saka pangalawa, yung pagtitimpi ng pag-ihi. Doon nagkakaroon din po ng problema doon mga guys. So yung research po natin ngayon, ang masasuggest ko na maipapayo sa mga kababaihan o maski na sa mga kalalakihan, pero kalimitan kasi sa mga sakit na ganito nagkakaproblema mga kababaihan eh. Ang may bibigay kong payo sa inyo mga guys, mga girls, mga beauties, ay yung pag-inom ng ginger tea or ginger juice. Number one yun. O yung turmeric juice, turmeric tea. Napakabuti po nito kasi dahil sa ginger oil. Paiihiin ka ng paiihiin nito. Then nakakalinis siya. Affected kasi yung kidneys dito eh. Yung kidneys, yung bladder, urinary tract, at saka yung urethra. Ito yung mga affected parts ng katawan ng isang babae o isang tao na naaapektuhan ng urinary tract infection. So sa pag take po ninyo, kumuha lang po kayo ng maliit na piraso ng ginger, luya.
O, di balatan ninyo yon. Then, slicein ninyo, ilagay ninyo dun sa kaserola. Maglagay kayo ng tubig dun. Pakuluan ninyo ng konti. Tamang pagkulo. Yun na, medyo palamigin na ninyo. Yun ang may papayo ko sa mga maaaring makakalunas. Pwede rin natin lagyan ng honey. Dahil maganda rin ito sa kalusugan natin. Pwede rin nating haluan ng bawang. Dahil yung bawang, pagka medyo mainit-init pa, pwede mong haluan ng bawang pa. Dahil antibacterial ang bawang, dahil dun sa allicin. Alliin. Then pangalawa, cranberry juice. Yung cranberry juice, mga guys, piliin natin yung zero sugar. Kung maaari, makakuha tayo ng zero sugar. Marami dyan sa supermarket eh. Sa grocery store, marami. Yung konti lang yung sugar. Konti lang sugar siguro. Meron man siya. 1 grams lang siya o 2 grams. At saka 10 calories. Yung diet 10, cranberry. Meron po ta. Meron mabibili dyan sa mga groceries, mga guys. Yun, maganda rin yun. Then, pwede rin gamitin yung parsley leaves, gawin natin parang ginger. Medyo sa pakuluan din natin ng konti, then gawin nating tea. Haluan mo na rin kaya ng ginger, pagsabayin mo na yun. Maganda rin po yun, mga guys. Then most of the time, napakagandang gawin natin yung gawin mo sa sarili mo yung parati kang umiinom ng tubig. Keep yourself hydrated, eka nga nila. Tapos pang-apat, yung lemon water. Maganda rin ito sa UTI. Yung nabibili dyan sa palengke, yung yellow na lemon. Hatiin mo lang yon, lagay mo dun sa ibabad mo sa lagayan ng water container. O, di yun ang gagawin mong inumin every morning. Lahat po ng sinasabi natin, mga guys, napakagandang inumin ng mga to kapag kayong wala pang laman yung tiyan, dahil dun pumapasok yung mas mabilis na absorption ng mga iniinom natin sa umaga na walang laman yung tiyan, para mas mabilis yung pagpasok na sa bloodstream o sa loob ng internal organs natin. So yung panglima, yung increase ng intake natin ng vitamin C. Oh, napakarami. Katulad ng lemon water, may vitamin C yun. Oh, yung calamansi. Oh, yan. Vitamin C. Ano pa, yung mga ibang vitamin C dyan. Pwede rin kayong gumamit ng synthetic medicine siguro na kung mabilisan. Pero wag lang yung sobra, mga guys, dahil alam naman natin yung epekto ng synthetic medicine, vitamin C. Tapos yung probiotic, yogurt. Yan ang example ng probiotic. Isang magandang example ng probiotic is yung yogurt. Magandang nakakatulong din yan, mga guys, sa UTI. Then yung isa pang may papayo ko, mga guys, yung after sexual intercourse sa mag-asawa o sa may mga magkarelasyon, eh yung pag-ihi, pagkatapos ng sexual intercourse. Maski na hindi ka naihi, umihi ka. Pilitin mong umihi, dahil yun nakakalilinisan niya yung urinary tract. Malilinisan dahil dun sa pagdaloy ng tubig. Kaya nga napakabuti yung every time umiinom tayo ng tubig, para yung urinary tract natin lagi tayong umiihi, nalilinis yung kidney, yung bladder, yung urethra, nalilinis yun dahil na-eliminate natin yung dumi, yung mga bacteria, yung mga viruses. Pag-take din natin ng maganda rin yung pag-take ng kwan, mga guys, ng 2 cloves of garlic. Katulad ng sinasabi ko, nakita nyo naman na yung mga links sa baba kung paano yung pag-take ng garlic, dahil natural antibiotic ang garlic. So yan yung mga
home remedies na mai-advise ko sa inyo mga guys na siyang makakatulong ng malaki sa urinary tract infection. So until next time mga guys, sa mga patuloy na naniniwala at nagsusubscribe sa channel po natin na Healthy Traveler Vlogs, maraming maraming salamat po. God bless. Nasaya at ngal daw apo. So guys, ganito lang kalaki yung babalatan natin at i-chat-chat natin ng tatlong beses siguro to para dun sa gagamitin natin na pakukulan natin sa 2 to 3 glasses of water para dun sa gagamitin nating iinumin o gagamitin nating tsaa na para sa pag-inom ng para dun sa UTI man yan, sa sipon man yan, sa allergic rhinitis man yan, yun po yung gagamitin natin. Kung sa allergic rhinitis, yung isang baso ng o isang cup na katulad nito, haluan na lang natin yung isang cup ng ganito ng napakuluan na ginger o luya, tapos haluan na lang natin ng kalahati o depende sa kagustuhan yung timpla ng honey. Yung pure honey, pero dyan po sa Pilipinas, nagkalat po kasi yung honey na sinasabi nila sa palengke, pero actually asukal. Ang totoong honey po, makikita po ninyo yun sa kulay yellow po yun. At saka kung ilalagay po ninyo yun sa tansan, ilalagay yung purong honey. Pag sinindihan po ninyo yun, magliliyab yun. Yun pong original na honey, raw talaga yung ganon. Yun po yung nakagagamot. Hindi po yung nabibili lang dyan sa palengke na kulay brown pa na kapag nagtagal makikita mo yung asukal dun sa baba. Mga imitasyon po yun at peke po yung mga yun. Pinagkakaperahan lang po sa palengke yung mga yun. So, watch out guy. Sa mga darating na mga videos po natin, comment lang po kayo kung ano yung gusto nyong itanong, research natin. Until next time, nasaya at ngaldawa po.